Unang nasaksihan ng personal ni Rey Mysterio ang ating pambansang kamao sa ikatlong laban nito kay Eric Morales. Makikita nga ang tindi ng pagsuporta nito sa kanyang kababayan at naging flag bearer pa ito ni Morales sa bakbakang Pacquiao and Morales 3. At dito niya na nga nasaksihan ang bangis ng ating pambansang kamao nang tapusin nito ang kanyang kababayan sa loob lamang ng third round. At dahil nga sa fighting style ng ating pambansang kamao, kung kaya unti-unti na rin siyang kinagigiliwan ng mga Meksikano, gayon din ni Rey Mysterio. Ngunit ang talagang nakapagpabilib kay Rey Mysterio ay ang pagiging humble ni Pacman at pagiging matulungin ito hindi lang sa ating mga kababayan kundi maging sa kababayan mismo ni Rey Mysterio. Isa na nga dito nung tulungan ni Pacman ang kanyang ka-sparring partner na kababayan ni Rey Mysterio. Nung malaman nito na matapos makasal ay wala pa palang pambili ng bahay ang kanyang ka-sparring partner ay hindi nagdalawang isip na bigyan ito ng cheque upang makapagsimula at makapagpundar ng bahay. And we're here at his home in Oxnard and you guys won't believe who helped him purchase the home. Who was it, Dave? Manny. Manny Pacquiao, the boxing superstar, and here's the story, check it out. No. That's you and Manny? Yeah. And what is this, Dave Rodella, $9,000. He wrote the check for you? Yeah, to go put a down payment on your house. How cool is that Manny Pacquiao wrote a check for you? Yeah, man, not too many people have a check, so. Not too many boxers would buy houses for people who train with them. Yeah, I mean, he was nice enough. And I've had the pleasure to be working with him for... What do you think about Manny Pacquiao helping you buy a house? Bukod nga dyan ay marami pang istorya ng pagtulong sa mga kababayan ni Rey Mysterio ang nagawa ni Pacman. Dahilan upang mas hangaan siya ng gusto ng sikat na wrestler kumpara sa kanyang mga kababayan na mga legendary boxer. Kagaya nga nila Juan Manuel Marquez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales at maging ni Julio Cesar Chavez Sr. At pinatotohanan nga ito mismo ni Marco Antonio Barrera, sa kanilang ang bansa ay mas sikat ang pangalan ni Manny Pacquiao at nakaukit na rin sa kanilang kasaysayan ang pangalan ng ating pambansang kamao. Which fighter would you say is more popular in Mexico? Manny Pacquiao tiene un sector de público muy grande, se presentó en México y fue histórico toda la gente que lo fue a visitar. Manny Pacquiao, because he had a lot of people follow him in Mexico and he has a very good movement there in Mexico. Me personally, I would love for Pac-Man with Pac-Man. Yeah, you know, yeah. Maybe he's a cool guy because Ray's met him before and he told me he's a cool guy. And then not only that, he was the most humblest human being, you know, being on that stage. It's Pac-Man. It is Pac-Man. He ain't Canelo Alvarez. Yeah. He ain't Roberto Guerrero. He ain't none go. Of them niggas. There you go. There you this go. Is Manny Pac-Man. Like, that's Manny Pac-Man, baby. One of the greatest of all time. There you go. So, maraming salamat po sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. At shoutout kay Best Topic PH. At suportahan din po natin ang kanyang channel. Shoutout po sa isa sa pinakamasipag at very informative na boxing content creator. Suportahan din po natin ang kanyang channel na Where the Makapagals TV. At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, marami pong salamat.